So ito yung finished project namin, mga sipa, no? So bali nag-extend kami kasi nagkaroon kami ng troubleshooting. So okay naman, naayos naman na namin, ano? So bali naipit kasi yung kanyang hose dito sa part na to. So buti na lang is na-check namin kasi malaking bagay yon dahil pag namamalya tayo, so hirap natin hanapin kung sa kurente ba or sa gasolina, lalong-lalo na yung mga gantong NS200 kasi naka-fully sealed yung ating chassis. So napakahirap ka pa yun ng wirings, sipa. Okay, so ito yung owner natin, sir, shout out. Ayan, no? Ayan, sir, so matyaga siyang naghintay, galing pa sir ito ng Dasma. Ayan, so galing pa si sir ng Dasma, Cavite, matyaga siyang naghintay, mga kasipa. So testingin na natin yung kanyang motor. Ito stock switch yung ginamit namin. So bali ito, dating passing nito is headlight high. Tapos itong isa naman, mga sipa, ay loud horn with reversible passing. Okay? Tapos ito naman is stock horn. Yan. Tapos switchless hazard. Ayun. Tapos yung dati niyang kill switch is ginawa nating ilaw ng LED double contact. Tapos switch ng many driving lights. Kasi ayon ni sir nang nakalabas dito. Okay? Meron din siyang voltmeter. Proper installation headlight, walang kurap, mga sipa. Tapos, mini driving light. So, tara, testingin na natin. Okay, so, pagsusi mo. Ayun. So, susi natin. 12.8. Start. Ayun. Pan-click. So, ayan, no? Milo na yung kanyang headlight. Automatic. Automatic headlight on, mga sipa. So, meron niyang tinatawag nating trigger relay galing sa kanyang magneto. Ayan. So, ayan, no? So, as you can see, ito yung kanyang passing. Ayan. Kung makikita nyo yung kanyang dating passing, ginawa ko siya as mini driving lights. Okay. Tapos pag naka-low tayo, mayroon pa rin yung passing. Ayan. Pag naka-high, dilawat puti, mayroon pa rin siyang passing, syempre. So tinawag natin yung reversible passing. Okay. So Kawasaki NS200 ito, mga kasipa. Volt reading, 13.4. Okay. Headlight. So makikita nyo yung kanyang headlight, walang kakurap-kurap. So kung makikita nyo yung mga Kawasaki, madalas is kukurap-kurap yung headlight nila, naka battery operated na yon. Pero dahil doon sa tinatawag nating voltage drop, sipa, dahil sa sobrang dami niyang wire na pinaikot-ikot, kaya nangyari, nagkaroon siya ng mataas na voltage drop. Dagdag pa natin yung mga socket na nababasa, kaya kukurap-kurap. So ngayon, proper install na yung ginawa natin. Ayun o. Ayan, so walang kurap yan, mga kasipa. Usina natin. Ayan. Stable na stable yan, mga kasipa. Okay. So next naman natin. Ito naman yung switch ng LED underglow. Ayan. So double contact. So ayan na siya, mga kasipa. At malu. Yun. So yan yung NS ni sir, ano. Lalong-lalong naging bara ako. Ang lupit, ano. Ang angas. Ayan si sir, oh. Gising na gising pa. Cavite pa yan, uuwi, mga sipa. Ayan, shoutout din nga pala sa kasama ni sir na maagang umuwi kasi dinalaw lang niya yung gawaan natin. So shoutout sa'yo, sir. Maraming salamat. Ayun. So ito yung headlight namin. Ayun, oh. So stable. Ngayon, switch naman natin yung mini driving. So low. Ayun, oh. So kung makikita nyo, ayan. So naka-low yan. Yun. So, ngayon ipapatrigger naman natin lahat kay sir. So, alam niyo na sir, ano? Ito yung LED double contact, mini driving light switch, passing, tapos loud horn with reversible passing, stock horn. Okay, so, patesting natin kay sir. Sir, papatay muna ako ng motor. Ayun, no? Kasi pa, so testingin natin. Ayan. Okay, start, sir. Napakalupit. Yun. So, one click. Sipa, ayan o. Bukas agad yung kanyang headlight. Walang kurap-kurap yan. Sipa, okay. Sir, papasing ako, sir. Passing. Yeah. Yun. Sipa. Ayan. Stock horn. Yun. Tapos, isang pindot, loud horn. Yun o. Tapos, patay yung mini driving lights natin. Kita nyo naman, may passing, may loud horn with passing. Palo ako, sir, ng mini driving. Ayun, oh. So, low, kulay dilaw. Passing. Ayan. So, ayan. Sa pasir. Passing. Ayun, oh. Tapos, stock horn. Sang loud horn. Ayun, oh. Solid.
Tapos pahay naman ako, sir. Ayun, Lokombi. Ayan, so puti at dilaw naman 'yan. Pasing. Ayun, oh. Stockhorn. Loudhorn. Ayun, so kompleto siya, mga kasipa, no. Lupet. Tapos pa-switch naman ako, sir, ng LED underglow. Ayun, no. Paka-angas. Okay. Tapos pa-switch naman ako, sir, ng ayan. So pag nagpre-preno naman si sir, ayun, no. Sipa, ayan. Si sir, sipa. Yun. Lupit ng kanyang ilalim, ano. Visible na visible ka. Okay. So ano tayo, sir? Right signal. LED na rin yung ating signal lights. Ayan. So yan yung ating right signal. Left signal, sir. Yun, no. Tapos biglang tulak sa kanan. Hazard. Ayun, no. Sipa. So switchless hazard din yung ginawa natin dito sa napakalupit na NS ni sir, ano. Ayun. So meron pa itong special features, mga sipa. Ito yung tinatawag nating Android phone controller. So tara, testingin natin kung paano nga ba yung Android phone controller na sinasabi natin. So as you can see, bukas, shutdown muna natin. Okay? So patayin ko muna yung susi. Yun. So totally shutting down. Sipa. Okay. So ayan. So tinanggal ko muna siya sa susian. Yan. So kung nakikita nyo, naka-power off pa siya. Tapos ito naman is i-switch natin yung Bluetooth Android phone controller. So okay. So sige, sir, connect natin. So kinukunik ni sir. Tingnan natin kung gaano kalupit yung kanyang alaga. Okay. Susi. Ayun, oh. Start. Ayun. So kita niyo naman gamit yung kanyang cellphone. Tapos ano naman ako, sir, busina. You know, sipa? You know. So meron siyang reversible passing. So papatayin ko yung mini driving. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Tingnan nyo mabuti yung kanyang ilaw, mga sipa. Paswisa ko, sir. Ayun, no. Tapos isang pindot ako, sir, ng busina. You know. Kita nyo naman. Loudhorn. Pet malo. So pwede bang hiramin yung cellphone mo, sir? Tatry ko lang siya doon. Ayan. Walang ano to. Ayan. So hiramin natin. Testingin naman natin ng malayo, mga sipa. Yan, so hawakan natin kasi baka mag-lock kasi may ano, di ba hindi ko mapindot. Ayun, so testing natin dito. Shutdown. Ayun. So kung nakita nyo namatay, susi natin. Ignition on. Ayun. Yun, no? May ilaw. Start. Yun, no? Kita nyo, mandar. Ayun. So kung napakalupit. Sipa, ano. Ayan, so lalayo tayo. Lumalayo pa ako. Tingnan natin kung gano'ng kalayo. Yun, shutdown natin. Ayun. So nag-shutting down, napakalayo. Tapos, 'yun. So susi natin. 'Yun. Tapos start. Ayun, mandar pa din. 'Yun oh, busina. 'Yun oh. So nakita niyo 'yung mga sipa. So all lights all goods, napakatindi ng kanyang motor, ilaw. Ayun oh. Lights power on, nagbuhay yung kulay blue. Lights power off. Lights power on. Okay, shut down natin. Shutting down. Shutting down daw. So, dito lumayo na naman ako. Dito na ako sa may poste ng kotse. Yun. Tingnan natin dito. Susi. Ayun. So, kita nyo may ilaw na blue. Tay. Lights power off. Ayan. Okay. Tapos start. Sina. Yun. So, mga sipa. So, start. You know. May start pa siya. All goods. Atindi. Sina. Yun. Okay na. So thank you for watching. Powered by Albert Sudis Group. So napakalayo nung inabot natin, ano. Ayan. So yan yung kanyang napakalupit na Kawasaki NS200. Ayan. So bet malu. So shutdown natin. Ay, you know. Okay. Yun. Tapos susi. Ayun. Tay. Susi. Start. Okay. So napakatindi, napakalupit, mga kasipa. So ito yung mga sample ng gawa natin. Ito yung project ng Sudis Group Ulweber. So ito yung mga gawa natin na upgradable, mga kasipa. So marami pa tayong ilalabas na innovation. Nandiyan pa yung mga hybrid fingerprint, hybrid
Android phone controller with anti-tip version 4 advance. Ibig sabihin advance, pag napalayo yung cellphone mo sa motor, automatic magpo-full shutting down si motor. Tapos hindi na siya mapapa-start kahit na erect na pa. Tapos nandyan din yung GPS hybrid. Tapos nandyan din yung tinatawag nating sensor, motion sensor, kung saan pag lumapit ka sa motor, automatic iilaw tapos mag-i-start. So soon, lalabas din natin yan. So napakadami pa nating innovation mga sipa. So antabayanan nyo yan, abangan nyo at ikakabit din natin yun. Alright, so sir, masasabi natin sir. Ayos, ayan. Sulit, ayan. So 15 hours mga kasipa, napakalupit. Shut down. Shutting down. Susi. Ignition on. Start. Pet, malu. Okay, so thank you for watching. Powered by Albert Sodus Group. So peace.